sabayan pa ng init at ng kilikiling malagkit, ay talagang ang ulo mo'y sasakit. Papunta na ako na computer shop. Habang naglalakad ako, may napansin ako malapit sa computer shop ko ay may nag-aabang na sa akin sa labas. Sila pala yung nangangatok sa bahay at nangungulit na sana magbukas na daw ako kasi larong-laro na daw sila. Excited, baka hindi pa nagugas ng pinggan sa bahay nila. O hindi kaya naghilamos o nag-toothbrush man lang sa bahay nila. At nagawa pa nilang mag-food drip sa loob ng aking computer shop. Okay lang naman yan, basta masaya sila. At syempre, meron din ako mga lovers sa computer shop ko. Kapag nagkakainitan dito sa laro nila, talagang binabantayan ko yan sila. Kasi pag nagkainitan, maya-maya lang yan sa labas ay meron ng komosyon. Siyempre, dapat nating pigilan yan. At siyempre, alam nila na ang ginagawa nila ay laro lamang. Pero minsan, nauuwi sa pikunan. Ayan, kahit papaano, marami nang bumili ng pansit canton. Nagbabadya ang bagyo, pero ang internet ko para bang binagyo, tingnan mo. Kaya mga players ko, nagtiis na lamang sa mga offline games. Buti na lang may backup games ako. At habang konti lang ang players, gagawin ko na yung mga pending orders ko. Buti na lang talaga may other source of income tayo. Kasi kung wala, edi nga. Minsan pa naman mahina ang piso net. Sabayan pa ng init at ng kilikiling malagkit. Ay talagang ang ulo mo'y sasakit. Syempre huwag kang papadaig sa anumang mga bad experience mo sa buhay. Kasi kung magpapa-apekto ka, aba baka mawalan ka na ng gana. At baka maapektuhan pa yung mga future customer and clients mo. Tingting ka lang dyan sa paligid at maraming mga inspirasyon dyan sa paligid mo. Ganun talaga sa negosyo kapag nagsisimula ka pa lang. Maraming mga bagay na akala mo pumipigil sa'yo. Yun pala mga pagsubok lamang ito. Yung piling na susuko ka na sa sobrang dami ng problema mo. Pero nakakatatag ng puso at damdamin kapag nalalampasan mo mga problema mo. At sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang hindi ako sumusuko. Problema talaga kapag walang internet, pati customer hindi mo makontakt, pati mga players naboboring din sa offline games. Sa panahon ngayon, mahirap pag walang internet, lalo kapag nagninegosyo. Parang internet na ata ang isa sa pangunahing pangangailangan pag nagninegosyo. Naalala ko tuloy, nagtatrabaho pa ako. Yung paulit-ulit ang ginagawa mo, parang ang sakit sa ulo. Yung mahal na mahal mo yung trabaho mo, tapos sinisiraan ka pa ng mga katrabaho mo. Talagang ang sakit sa ulo talaga. Marami siguro makaka-relate dito. Kasi marami dito nakaka-experience ng ganito. Kaya payo ko sa mga gustong magnegosyo at sa mga nagtatrabaho, aralin nyo muna kung paano yung mga kalakaran at paano nyo sisimulan. Hindi yung sugod ng sugod tapos pagdating dun nga. Alamin mo kung saan ka magaling at pag-aralan ito kung paano pagkakitaan. Kahit magsimula ka muna sa maliit tapos tsagayin mo itong kumita ng kumita. Marami sa atin ang may kanya-kanyang galing pero minsan hindi natin naiisip kung paano ito pagkakitaan. Ito nga ang ginagawa ko eh. Inaral ko lang to at ginaya ko lang sa iba. Tinan mo, kumikita na. Magaling din pala ako sa panggagaya. Haha. Ang napansin ko kung saan ako magaling is yung pakikipag-usap sa customer. Dahil sa maayos na pakikipag-usap sa customer, minsan nabibigyan ko sila ng magandang deal para dun sa kanilang product na gusto. Halos lahat kasi ng mga prices sa online ay pare-parehas lang. Kaya minsan, mas na-appreciate ng mga customer ay yung mga maayos makipag-usap sa kanila. Yung mga responsive seller at makapagbibigay ng best deals sa kanila. O siya, baka gayahin nyo pa diskarte ko. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo i-handle yung mga opportunities na darating sa iyo. Ang mahalaga ay may sipag at tiyaga ka sa pagninegosyo.